Salang sangsay akin inikilala, patawarin yaring kasalanan. Ako'y tawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong sa pag-ibig mo sa amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay unang Biyernes ng Kwaresma, at tayo po'y pinagpala na magkaroon ng biglaang long weekend dala ng ating paggunita sa EDSA People Power Revolution bukas. Pagdasal po natin ang lahat ng mga naglalakbay, ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga naghahanap trabaho, ang lahat ng mga magbo-board exam sa mga susunod na araw, ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at solusyon para sa lahat nating mga suliranin. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, ipagkatiwala rin natin muli sa Kanya ang ating mga kasalanan upang mapasa atin ang Kanyang masaganang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubhang nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisa ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ng pag-aayuno. Habang ang mga nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y
humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumihan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, nakarapat dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Ang Diyos ay sa
isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming nag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. At maraming salamat po sa inyong paglalaan ng panahong makasimba ngayong pong unang Biyernes ng Kwaresma at pinagpalang araw, long weekend. Salamat po sa biglang pag-a-announce na holiday ngayon. Marami ang nagulat dahil sa ating paggunita sa EDSA People Power Revolution bukas. So maraming salamat po kahit pagkakataon ng mamasyal, magpunta sa probinsya this long weekend, naririto po tayo upang paunlakan ang panyaya ng Poong Nazareno na sa unang Biyernes ng Kwaresma, naririto tayo. Palakpakan po natin ang mahal na Poon. Napakaganda po ng ating pagbasa, ang unang pagbasa mula kay Propeta Isaias at gayon din ang ating ebanghelyo mula kay San Mateo na nagpapaalala sa atin sa tunay at nararapat na pag-aayuno. Tatlo po ang kinikilala nating haligi ng Kwaresma, the three pillars of the Lenten season: fasting, prayer, and works of charity. Yung pag-aayuno, dagdag na pananalangin at ang pagkakawang gawa. At ngayon, sa ating pong mga pagbasa, narinig natin na ito pala ang pag-aayunong higit na kinalulugdan ng Diyos kaysa sa pag-aayunong nakasanayan natin at gusto natin. Bakit ko po nasabi yon? Kasi ho, marami ho ngayon ang nadadalian na mag-ayuno, mag-fasting, kasi gustong maging slim. No? Sabi ho ng marami, Filipinos are getting bloated. Alam niyo yung bloated? Maga. Nakakasakit ho pakinggan, pero sana walang magsasabi sa inyo, parang magang maga ka. Diba, mas maganda ho sa English, she looks bloated. Pero ho, health-wise, alam ho natin na hindi maganda yun hong bumibigat sa timbang dahil dyan, kailangan nating magbago ng mga wardrobe, yung mga dating mga size, medium sizes or even small, kailangan maging double X, no? At marami hong mga pagbabago na kailangan gawin dahil sa paglaki natin. Tanggapin ho natin, no? Meron hong tendency tayo na lumaki dala sa ating lifestyle. Pagkain, pinagkakaabalahan, sedentary. Alam niyo yung sedentary? Yun pong lagi nakaupo. At ang hawak ay cellphone, titiktok. Kulang sa galaw. Sabi nga ho ni Doc Willie Ong, galaw-galaw. Baka, hindi niyo sinusundan si Doc Willie. Galaw-galaw, baka pumanaw. So kulang sa movement, no? Lagi nakaupo. Kaya marami ho ang natutuwa na may dahilan sila
para mag-ayuno because of that health issue. Well, wala naman hong masama. At hindi kailangang hintayin ang Kwaresma para mag-ayuno, dala ng kalusugan, problema sa kalusugan. All throughout the year, tayo ay hinihikayat na dapat bawas-bawasan, lagyan ng konting disiplina ang pagkain, lalo na't kapag tayo ay nagkakaedad na. No. Now, kaya po, isa yon sa dahilan ng iba sa pag-aayuno. Gustong mag-slim. Yung iba naman ho, dala ng sabihin nating kagipitan. Dati, ang issue, sibuyas. Napakamahal ng sibuyas. Eh, hindi lang naman ho, sibuyas ang nagmahal. Lahat ng bilihin, nagmamahalan. Buti pa sila, nagmamahalan. Tao lang ata ang hindi nagmamahalan. So dahil sa nagmamahalang mga bilihin, ang tendency sa atin ho, mga Filipino, magbawas-bawas ng kain, mag-ayuno. Now, ito ba ang dahilan ng aking pag-aayuno ngayong Kwaresma? Sana po hindi lang yan. Pwede namang yan. Bakit hindi? Pero sana'y laliman natin at bigyan na natin ng mas magandang pakahulugan. Bakit ko ipagkakait sa aking sarili ang mga bagay na aking tinatamasa, hindi lang sa pagkain, na alam kong sa akin nakasasama. So pag sinabi hong fasting, abstinence o pag-aayuno, it does not simply refer to food, kundi sa lahat ng bagay na nakasasama, di nakabubuti sa akin, aking ipagkakait upang mababawasan ang kasamaang suma sa akin. Yan ho ang kadalasan nating dahilan ng pag-aayuno. Ngunit ayon po sa ating mga pagbasa, lalo na sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaias, meron siyang napakagandang pagninilay na wika niya, ito ang pag-aayuno na kalugod-lugod sa Panginoon. Na sa iyong pag-aayuno, mapapakain mo ang nagugutom. Sa iyong pag-aayuno, magagawan mo ng kabutihan ang iba. Sa iyong pagtakwil, pag-iwas sa masama, may magagawa tayong mabuti para sa iba. At ito ho, ang ayon kay Propeta Isaias, ang pag-aayunong kalugod-lugod sa Diyos. The more acceptable form of fasting and abstinence. Kaya meron na akong nabuong kasabihan na sana ho'y di nyo kakalimutan. Aking ipagkakait sa sarili, ako'y magkakait sa sarili upang makagawa ng mabuti sa nakararami. Tandaan ho natin ha, huwag nyo kakalimutan. Dandahanin ho natin. Ako'y magkakait sa sarili nang ako'y makagawa ng mabuti sa nakararami. Ulitin ko po, ako'y magkakait sa sarili nang ako'y makagawa ng mabuti sa nakararami. O, kayo naman. Sige nga ho, ako'y magkakait sa sarili nang ako'y makagawa ng mabuti sa nakararami. O, hindi na ako magsasalita, kayo naman po. Ng mabuti sa nakararami. Huwag niyong kakalimutan, sa susunod pong linggo, susunod na Biyernes, bago makapasok, meron hong checking of attendance at recitation. Father, classroom na classroom ang dating ah. Yo, biro lang ho. Para hindi ho natin malimutan, ulitin natin. Ako'y magkakait sa sarili upang ako'y makagawa ng mabuti sa nakararami. Pag sinabi hong nakararami, hindi isang gawaing mabuti na pangmaramihan. Kundi, pwede naman hong ako'y gagawa ng mabuti sa isang tao, ngunit not exclusively for that person alone. Hindi lang sa kanya, kundi susunod pa ang ibang tao o maraming tao kaya, nagagawan ko rin ng mabuti
tulad ng nagawa ko sa Kanya. So yun hong maramihan ay hindi ho one time, big time. Kundi maramihan, gagawa ako ng mabuti, pwedeng paisa-isa, ngunit marami sila. Tayo ho'y 40 days of Lent, Kwaresma. Mula Miyerkules, Huwebes, Biyernes, minus 3, 37 days to go. Sana ho, simula ngayon, sa natitira pang 37 araw ng Kwaresma, pagsisikapan kong iwaksi, itigil lahat ng di nakabubuti sa akin bilang pag-aayuno at anumang itong aking iwawaksi, sana'y mag-udyok at magtulak magdala sa akin para makagawa naman ako ng mabuti sa iba. Kadalasan ho kasi ganito nangyayari. Hindi ako kakain, magpa-fasting ako. Bukas ko babalikan. Di ako kakain. Di ako bibili niyan. Magtitipid ako. Para at the end of the month, meron na akong savings. Meron akong balak bilhin. Di na ako magti-TikTok. Magkukulong lang ako sa kwarto. Sa tingin nyo, tama. May tama, may kulang. May kulang. May tama na po, pero kulang pa. No? Halimbawa, balikan ho natin yung ating mga ehemplo, sample. Hindi nga ako kakain. Very good. Napagdisiplina natin, napagtimpi natin yung ating takaw o gana. No? Pero saan naman pupunta yung hindi ko kinain na ipinagkait ko sa sarili? Tatabi ko lang sa ref. Babalikan bukas. Iipunin sa alkansya para sa katapusan ng buwan, malaki ang aking ipon. May mabibili akong bagong damit. May kulang. Kasi pangsarili pa rin ang nakinabang. Meaning, sa pag-aayuno na kalugod-lugod sa Diyos, ipagkakait natin yaong gustong-gusto natin para sa ating sarili. At sa halip, ibibigay, ihahatid natin sa iba na mas karapat dapat tumanggap nito kaysa sa atin. Halimbawa, hindi ako magmimerienda. Pero bibili ako ng pagkain, pang merienda, para ma-share ko, maibigay ko sa iba na hanggang ngayon di pa nag-aalmusal. Hindi ako magti-TikTok. Babawasan ko paggamit ng internet, ng cellphone, para magkaroon ako ng oras na kausapin at makasama ang pamilya ko na maghapon kung di nakasama at di ko nakilala. Babawasan ko ang pagsisigarilyo at bawat stick na hindi ko sisindihan. Ang halaga nito ay iipunin ko at ibibigay ko abuloy sa namatay, ibibigay ko sa may sakit o sa taong higit na nangangailangan. Nangangahulugan na ang pag-aayunong nais ng Diyos ay pagkakaid sa sarili, ngunit siya namang maghahatid sa atin sa iba upang matulungan sila. Ito ang nais ng Panginoon na sana'y magawa natin ngayon pong Kwaresma. Na hindi lang basta pagkakait sa sarili, tapos na. Pagkatapos ng Kwaresma, balik sa dati. Kundi, harinawa sa patuloy nating pag-usat sa 40 araw ng banal na panahong ito ng Kwaresma, unti-unti nating dinidisiplina ang sarili, ipinagkakait yaong mga tinatamasa natin at unti-unti naman tayong napapalapit at naghahatid ng kabutihan na magagawa natin sa iba dahil sa ipinagkait kong mabuti para sa sarili. Kaya muli, wag ho natin kakalimutan yun ating hong pagninilay.
Ako'y magkakait sa sarili nang ako'y makagawa ng mabuti sa nakararami. Tayo pong lahat, ako'y parang malungkot to ako. Hindi ko ho narinig ang lahat. Kahit may face mask tayo, nakikipagkwentuhan kayo sa iba. May face mask, maingay. Bakit pag ninilay, tahimik? Jealous na si Father, ano? So ulitin ho natin. Kasi kailangan ho nating mabanggit ng hindi malimutan. Nang sa gayon, kasabay ng ating bagong karunungan, kaalaman, pagninilay, harinawa, unti-unti magagawa ko na magsakripisyo at siyang bunga ng aking pagsasakripisyo, ang siya nawang maihahatid ko, magagawa ko sa higit na naghihintay at sa mga nakararami. Muli, ako'y magkakait sa sarili nang ako'y makagawa ng mabuti sa nakararaming. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan tayo ng Diyos ng puwang sa ating buhay upang makagawa ng mabuti sa nakararami. Ang ating tugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan, at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Patuloy po nating ipagdasal ang paggaling ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang lahat ng mga nagbabalak mag-abroad at magbarko, ang mga certified plant mechanics, veterinarians at mechanical engineers na naghahanda sa nalalapit nilang board exams, ang sigasig para sa lahat ng mga mag-aaral. Para sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Basbasan mo rin po ang aming bayang Pilipinas sa aming sama-samang pagunita sa EDSA People Power Revolution. Ang mga makasaysayang pangyayari ito sa nakaraan ang siyang maging dahilan nawa ng aming pagkakaisa at pagtutulungan sa kasalukuyan. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Kasihan mo po ang mga naglalakbay. Makarating nawa silang ligtas sa kanilang paroroonan at naway patuloy nilang mapagtanto ang hiwaga at kahalagahan ng pagpapahalaga rin sa kanilang mga dinadalaw at pinupuntahan. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon lahat nating kahilingan at mga personal na pamangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang buhay naming taglay. Nawa sa aming paglalakbay sa mundong ibabaw,
patuloy naming mabigyan ka ng kaluguran sa pagsisikap naming sundan si Jesus na iyong anak sa paggawa ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw ng paghahanda bilang aming hain na nagpapaging dapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ni Jesus na iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman upang ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga apo, na ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kataasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang ay ipinagdiriwa hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating pagsisikap na masundan si Jesus, atin ding tularan ang kanyang panalangin sa Ama sa pag-awit natin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Hindi sapat na wala tayong ginagawang masama. Ang tanong, may magagawa ba akong mabuti? At sana, dito tayo maging kalugod-lugod sa Diyos sa paggawa ng mabuti sa bawat isa. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan sa libutan upang may magawa tayong kabutihan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Para sa akin.
mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan. Bago po kayo lumabas ng simbahan, tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami ay maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiluhod para sa ating panalangin sa ating poong Jesus Nazarenong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap sa iyo na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin, mga kamay ko at paa ay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Huwag po nating kalimutan, ipagdasal ang bansang Pilipinas, ang buong bayang Pilipinas, lahat ng mga Pilipino, lalo-lalo na po bukas sa pagunitan natin ng EDSA People Power Revolution, na naway maging mas maayos, maunlad at mapayapa ang ating bansa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tanggapin ang pagpapalang hatid ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga pangalan, mga larawan, at lahat ng mga intensyon ng di makasimba na ngayon ay kanilang ipinagdadasal. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at gumawa ng mabuti sa nakararami. Salamat sa Diyos.
minsan. Cristo Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka na amin.